Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Masaya po ba kayo? Bakit yung iba yung mukhang nakasimangot pa rin? Happy? Happy. No, palagi po tayong maging masaya sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Sapagkat ito'y biyaya at pagpapala ng Diyos ang buhay na ipinagkakaloob po sa atin sa araw-araw. Kaya wala po tayong dahilan para malungkot. Kaya nga diba ang palaging sinasabi, every gising is a blessing. Kaya dapat sisimulan natin ang ating araw ng may ngiti, may saya, no? At lagi tayong dapat umaasa sa kung ano ang ibinibigay na pagpapala, no? Blessing ni Lord sa ating mga buhay. Maliit man to o malaki, ito'y isang pagpapala na dapat nating na-appreciate. Dapat nating tinatanggap at ipinagpapasalamat sa Diyos. Amen? So, ang bawat isa sa atin na narito ngayon, kung hindi man lahat, mayroong mga panalangin, intensyon na idinudulog sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating pintakasi ni San Pedro, ni Padre Pio, ay mabibigyan ng katugunan, no? Ang ating mga panalangin na through her and his intercession, ang ating mga dalangin, no, ay matutugunan ng Diyos na sa pamagitan ng ating Padre Pio ay magkaroon ng kasagutan, lalo na doon sa mga kapatid natin na may mga karamdaman, no, may mga taong pinagdaraanan sa buhay. Ang mangyayari ang lahat ng ito at may pagkakaloob sa panahon at oras na ipagkaloob ng Diyos. Kaya wag po tayong maiinip, ano, wag tayong magmamadali na kung kailan ibigay ng Diyos, hayaan nating ito ang mangyari. Wag yung ating kalooban ang mangyari, no, ang manguna. Hayaan natin sa kagustuhan ng Diyos ipagkaloob ang lahat ng ito at ito'y pagtinanggap na natin, malamang ito pa'y higit sa inaasahan natin. Sabi nga, siksik, liglig, at umaapaw. Naniniwala ba kayo doon? Ay, of course. Kaya dapat maging happy tayo, no, sa ating pagdarasal sa araw-araw. At iti alam natin na ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. Sa araw na ito, sa ating Ebanghelyo, maaaring pamilyar na kayo, palagi niyong naririnig, no, lalo na sa mga panahon ng mga mahal na araw, no, ng Lenten season, ang mga, bago mag-Easter, no, ang mga salitang ito, no, sa ating mabuting balita. Narinig natin kung paano ang ating Panginoong Jesus ay naglalakbay, naglalakad, no, pahon papuntang Jerusalem, nakasama niya ang kanyang mga alagad. Subalit siya'y nauna sa mga alagad niya at sa mga sumusunod sa kanya. At iyong mga alagad niya ay nakukwentuhan. Samantalang may sinabi sa kanila si Jesus na hindi nila masyadong nauunawaan at naiintindihan. Katulad ng sinasabi dito sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siya'y dadakpin ng mga punong saserdote, no, at ng mga iskriba at iha-hand over doon sa mga hintil. At siya ay hahamakin, luluran, magbibigay ng mga pasakit hanggang sa humantong ang kanyang kamatayan. Subalit marami sa mga alagad ni Jesus ay hindi nauunawaan na sinasabing ito sapagkat abala sila sa kanilang pagkukwentuhan at hindi talaga tumitimo or nagsisingin doon sa kanilang mga isipan ang sinasabi ng kanilang guro. At yun nga, no, ang magkapatid na si Juan at si James o si Santiago na mga anak ni Zebedeo ay lumapit pa sa ating Panginoon at nagtanong, nagsabi, meron silang hinihiling sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi ni Juan at ni Santiago na mga anak ni Zebedeo kay Jesus? Guro, kapag ikaw ay andun na sa iyong kaharian, pwede ba kaming maupo sa iyong kaliwa at kanan bilang mga
kumbaga kanang kamay, no, ng ating Panginoon. At ano ang sagot ng ating Panginoon? Kailangan magdanas din sila, batahin ang anumang hirap at sakripisyo na dinadanas siya o dadanasin. Pabinyag, kung paano siya binyagan. So maraming sakripisyo. Subalit sa ganoong pangungusap ng dalawang magkapatid na ito, narinig ng mga sampu pang alagad ni Jesus at wari nagalit, no? Doon sa dalawang magkapatid, sapagkat ang feeling ng mga ibang alagad, sila lamang ang natatangi among themselves, no? Sila lang yung may karapatan. Kaya nadismaya ang ibang mga alagad sa dalawang ito na si Santiago at si Juan. Ano kaya iniisip ng dalawang ito ng mga oras na yun? Na sila'y mas magaling kumpara sa sampu nilang mga kasamang katulad ng mga alagad o apostoles? Kaya nasabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo alam ang inyong hinihingi sa akin. Na pagkatapos doon, sinabi pa ng ating Panginoon, kung nais nyo talaga, nais nyo na uminom sa kalis na aking pinag-inuman. Mga kapatid, alam nyo, marami sa atin, hindi naiiba ang pag-uugali sa dalawang alagad na ito ng ating Panginoong Jesus. Kalamitan ang marami sa atin sa mga panahong ito ay halos nakasentro na lamang palagi sa kani-kanilang mga sarili. Alam ba ni Juan, ni Santiago, na nasa kapamahakan o kapamahakan or in danger itong si Jesus? Nalalaman ba nilang ang ibang mga Hudyo, ang mga Hintil, ay nagbabalak ng masama laban kay Jesus? At itong dalawang alagad na ito ay pawang nakatutok lamang sa kanilang mga hangarin, sa kanilang mga personal na interes. Mas binibigan nila pagpapahalaga sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila pagdating ng araw in the future. Hindi nila naiisip ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila. At ganyan ang isipin ng marami sa atin. Ilan sa atin na kapag humahawak na ng kapangyarihan, may konting yaman na ipinagkakaloob ng Diyos, ay yung tila ba'y nagiging mayabang na at nagiging mapagmataas sa inaipagkakaloob sa kanila ng Diyos na nakakalimutan na natingnan kung saan sila nagmula at paano sila umangat sa kanilang mga buhay. Totoo, naging privilege ng iba na mga apostol at alagad ni Jesus ang kanilang pagsunod kay Jesus. Subalit marami ang kumukutya at humahamak. At kasama yun sa kanilang paglilingkod. Katulad na nangyari kay Jesus. Hindi naiiba ang pag-uugali ng dalawang alagad na ito sa marami sa atin. Na kapag nabigyan ng pagkakataon sa buhay, na humawak ng mga responsibilidad, maging boss, maging amo, maging pinuno, ng anumang kanilang kinabibilangan, nag-iiba na ang pagtingin sa sarili. Masyado nang bumibilib sa sarili na tila bagay hindi rin sila nagmula sa mababa. Nalilimutan na ang magpakumbaba. Nalilimutan na na ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila ay galing din sa mga taong nakapalibot at nakasama nila sa araw-araw. My dear brothers and sisters, kung kayo po ang tatanungin ko sa araw na ito, kapag kayo'y nagdarasal at nakikipag-usap kay Jesus, nakatuon lamang po ba ang inyong mga panalangin tungkol sa inyong mga sarili? Kayo lamang buo pa palagi
ang nagsasalita kay Jesus? Or tumatahimik din kayo? Binubuksan ang inyong mga puso upang sa ganoon marinig ninyo ang gustong sabihin ni Jesus sa inyo. Hinahangad din ni Jesus na siya ay magsalita sa bawat isa sa atin. Kapag tayo'y lumalapit sa Kanya at nagdarasal, hindi puro tayo ngawa lang na ngawa, manahimik din tayo. Pakinggan natin kung ano ang gustong sabihin ni Jesus. Buksan niyo ang inyong mga puso. Maaring hinihintay lamang ni Jesus na makasama ang presensya niya at magkaroon tayo ng full attention habang tayo'y nananalangin in silent. Mga kapatid, sa araw pong ito, kapag nagdarasal na tayo, gagawin lang ba nating tayo ang nagsasalita o hihinto rin tayo para mas maging attentive tayo at mapakinggan ang mga salita ng Diyos para sa atin? Mga kapatid, inaasahan po ni Jesus na tayo din sa bawat araw ng ating buhay, tulad ng sinasabi ng ating ebanghelyo, maging lingkod din tayo ng ating kapwa. Ang paglilingkod ay hindi makikita lamang sa mga aksyon o magawa natin. Makikita ding maging lingkod tayo ng ating kapwa kapag isinasama din natin sa ating mga panalangin ang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga petisyon. Hindi lamang nakatuon sa pagdarasal at tungkol sa sarili natin, kundi isama din natin sa ating mga panalangin ang mga mithiin at intensyon ng ating kapwa. At sa ganoong pamamaraan, nakapagbibigay tayo ng paglilingkod na inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad ni Jesus, makapaglilingkod at makapagmamahal din tayo sa ating kapwa. Ang ating sakripisyo, ang siyang tunay na paglilingkod para sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya sana po, piliin nating maglingkod ng tulad ng kay Jesus. Hindi na lalayong makatatanggap tayo ng higit pa na pagpapala kumpara sa naibibigay natin. Kayo ba mga kapatid, ano ba ang masigit na pipiliin ninyo? Ang makapaglingkod sa inyong kapwa na inyong makakaharap sa araw na ito? O simple na ipagpapatuloy nyo lamang ang mga pansariling makapagpapasaya subalit walang paglilingkod na maibibigay? Baka hindi nyo po alam, si Jesus na pala ang nakakaharap ninyo sa mga oras na ito, sa mukha ng inyong kapwa. Si Jesus ay mababanaagan ninyo dyan sa mga katabi ninyo, sa mga nasa likod nyo, at sa mga makakasalamuha sa araw na ito. Naniniwala ba kayo na pwede nyong mabanaagan si Jesus sa mukha na inyong kapwa? Tingnan nyo yung mga katabi nyo, nakikita nyo ba si Jesus sa kanila? O kayo, natatakot kayong tumingin sa kanila, baka iba ang makita, hindi si Jesus. Yung kalaban ni Jesus. O tingnan nyo, natawa yung iba, natakot pa. So my dear friends, sa araw na ito, ang reminder sa atin ng ating pagbasa, katulad at tulad ni Jesus, magbigay sa sarili na may kahandaan ng pagsasakripisyo. Tayong lahat ay inaanyayahan na makapaglingkod sa kapwa, hindi upang paglingkuran.
At yun ay magagawa natin na may kapakumbabaan sa lahat ng oras. Amen.